Guys, pag-usapan lang natin itong lumabas ngayon na article sa PET. Ayon sa PET, guys, Daniel pamatay sa kilig, married proposal kay Catherine Bernardo. Kasi guys, no, yung sinasabing sing-sing na suot ni Catherine Bernardo, ang sinasabi nila, bigay daw yon ni Alden Richard at malapit na daw silang magpakasal. Nililawin lang natin, guys, na si Daniel Padilla ang nagbigay ng sing-sing kay Catherine Bernardo. Pakinggan natin, guys, yung article ng PET. Ayon sa PET, guys, wala talagang kupa sa angkat niel. Ang isang mall na dating rate ay hindi masyadong tinatao o dinadayo ng marami na kahit bago pa lang, biglaan-bigla tilang naging isang palengke o park o pasyalan dahil sa sangkatutak na mga tao, grabe ang pagsugod ng mga tagahanga ni na Catherine Bernardo, Daniel Padilla sa mall sa Manila Bay dahil mula first floor hanggang 5th floor talagang napakaraming tao. Kasi guys, no, kung sasabihin natin na yun ay bigay ni Alden Richards, hindi tayo maniniwala dun. Alam naman natin, guys, no, merong respeto si Catherine Bernardo para sa kanyang sarili. Lalo-lalo na meron siyang respeto kay Daniel Padilla. Lahat na lang ng sinasabi ni Daniel Padilla ay sinusunod niya, di ba? Puro sigawan, palakpakan nga ang naririnig mo. Sabi nga, parang wala nang pandemya, ha? Hindi na nila alintana ang COVID-19. Dahil siksikan talaga ang mga fan, maselan lang ang kanilang mga idolo. Anyway, matindi at pamatay sa kilig na may kasamang iyakan din ang naganap sa Too Good To Be True finally dahil sa marriage proposal ng mga karakter ni na Catherine at Daniel. Pero siyempre, lungkot dahil hindi na nila mapapanood ang teleserya na muling bubuhay sa kanilang dugo o nagbalik sa interest nila na manunood ulit ng telebisyon. Kasi guys, siyempre, ito yung pinag-uusapan nila, yung tungkol sa iwalayan, di ba? Kaya sinasabi nila na ito yung nakakalungkot na hindi na nila mapapanood ang kanilang mga idolo dahil sa nangyaring iwalayan. Pero ang sabi nga dito, guys, sabi nga nila, sobrang kilig at sobrang satisfying at ang ganda ng ending, ha? Mahirap nga raw makalimutan ang finally na teleserye ng Katniel na may sing-sing na si Catherine na suot na mula kay Daniel at siyempre wish nila na ganun din ang mangyari sa tunay na buhay kina Catherine at Daniel. Ang love story nga ni na Entoy Ali ang nagpa-realize sa marami na sa isang relasyon para tumambay kailangan ay tanggapin ang lahat-lahat kung ano, kung sino ang mahal mo. Hindi nga dapat pinipili ng magbago ang isang tao at ayaan siyang magbago para sa sarili niya. Para mas magkaroon siya ng puso na mapagmahal. Ibig sabihin, guys, no, ayaan na lang yung tao kung gusto niya magbago at depende pa rin yan kung kaya niya magbago. At syempre, dapat din sa isang pagmamahalan ay ayaan umagaw ang kapartner mo na hindi mo siya dapat pigilan sa kung ano ang gusto niyang mangyari. Ito, guys, ay sulat ni Robbie Sermino. Ayan, guys, yung kanyang sulat, di ba? Ito pala ay tungkol sa nasabing teleserye o movie na ginawa ni na Catherine Bernardo at nakakalungkot nga lang kasi dahil hindi na nila mapapanood ang kanilang idolo. Eh kasi guys, nalaman nila na talagang ang kanilang pag-ibig ay napunta sa iwalayan. Dahil alam naman natin kung ano talaga ang tunay na kadahilanan, meron daw third party. Pero ayon sa kumakalat ngayon na balita, na prank lang pala ang balitang iwalayan ng Katniel. Dahil sa nangyaring yan, guys, talagang ang daming nagreaksyon ng mga tao at nagalit kay Catherine Bernardo at Daniel Padilla.